Dahil tapos na ang mga lockdowns, bumaba ang price and demand for CPUs, desktops, laptops, and computer parts in general. And that means, bumaba na din yung mga price. So, share ko sa inyo ang isang PC build na cost less than 3,000 pesos that can play Valorant. Yes, walang halong biro yung title and thumbnail. Ang binayaran ko para sa CPU lang ha, ay nagtototal less than 3,000. This part of the video, yung parts. Okay, sasabihin ko kung saan ko nabili yung mga parts na to and magkano. Okay, yung case and power supply, binili ko siya at magkasama na sila yung binili ko. And yung case natin ay isang Orion full-size PC case. And nothing special naman siya, wala naman siyang parang clear side or RGB lighting. Meron din siya mga scratches sa side. Pero okay lang yun. Ang mahalaga, kompleto siya at nagana lahat. Pati na yung front, I.O., USB, and audio. Sa power supply naman natin, ang nakuha ko ay isang 300 watts OEM Samsung power supply. So yung bundle na to ay nabili ko sa Facebook Marketplace. Siyempre, kailangan mo din mag-hunting ng good deals sa Facebook Marketplace. Yun, bundle na siya. And gumastos ako ng 20 para sa pamasahe. Hindi yung pamasahe sa bulag, ha? Hindi, yung sa jeep yung pamasahe. Magaling yung chuper magmasahe dun eh. Para sa storage naman, I decided to buy a PNY 240GB SSD. So, branded yung SSD natin. Hindi dahil mayaman tayo, dahil yan yung way to ensure na reliable talaga yung storage natin. Kasi nadali na ako ng mga mumurahing SSDs before. Nakadalawa na ako na parehong nasira before 1 year. Yun yung mumurahin. And so, yun nga. Advice ko sa inyo, bumili kayo ng magandang SSD. And guys, konti lang yung price difference nila, promise. And after vouchers sa Lazada, nabili ko siya for 720 pesos. Okay, sa Lazada. Sa RAM natin, nakadalawang 4GB tayo. So 8GB na DDR3 from Kingston Shopee. And 1333MHz siya. Alright! Ito na yung inihintay niya siguro na parts is yung motherboard, GPU, and CPU. Ayun, sabi ko kanina na under 3K lang yung budget natin. So, paano natin magkakasahin niya lahat para magkaroon ng PC? Well, ito na. Okay, so merong bundle na ito sa Lazada. And kasama niyang processor, isang first gen i5 quad core. Tapos, ang motherboard niya, ECS H55 1156 motherboard na dalawa yung RAM slot. May kasama na rin siyang cooler para sa CPU and yung GPU niya guys. Napakaswerte ko dito. Isang Sapphire AMD HD6670 na may 1GB GDDR5 memory na mas mabilis compare sa DDR3 na memory. Ano bang pinagsasabi ko? Hindi ko rin alam. Ang ibig sabihin ko lang ay sulit na to para sa price na sasabihin ko sa inyo. And again, bundle nga siya. And nakalagay lang sa listing na may 1GB graphics card ka. Hindi sinasabi sa iyo kung anong matatanggap mo pag nag-order ka. And yun nga, naswertehan lang ako dahil yun nga, magandang klaseng graphics card yung binigay sa akin. Ang problem lang ay yung bracket niya. Nag-order pa ako ng high profile bracket. Ito, itong nasa likod ng CPU. Kasi ang binigay sa akin ay low profile bracket. So yun, nag-order pa ako. Extra 100 pesos yun. Pero yun, nagkasya naman siya. Other problem also is mainit siya. So pinalitan ko pa ng thermal paste yung GPU. Para gumana yung cooler niya ng maayos. And nabili ko siya sa Lazada for the great price of 985 pesos. Free shipping na yan. And
yun nga, hindi kasa yung GPU sa malaking PC case. So, bumili pa ako ng high profile GPU bracket na 85 pesos. Okay, so ang grand total natin para sa PC parts na yon ay nagahalagang 2,616 pesos. So, yon sa halagang yon meron ko isang CPU na kaya mag-Valorant. Pero kaya ba talaga? Check this out. So, yon, sorry, wala tayong maayos sa screen recording. Basta nakikita nyo naman na it can run Valorant and it can run well. Okay? Nasa 100 FPS tayo. And hindi masyadong mainit yung temperatures natin. And yun, steady nga siya. Steady siya sa mga around 100 FPS. Wala siyang stutter, walang lag. Smooth na smooth yung gameplay. So yun guys, kayang-kaya niya. And by the way, naka 720p nga pala tayo. Again, smooth siya. Kitang-kita nyo kung mamamatay dito sa clip na to. Ano mo, ayan o. Oh. Ayan o, oh. Walang tutok yan o. Oh. Bam! Nakuchilyo pa. Oh, tamo? Nagtampo tuloy, mag-quit na. Tatain na yan. So yun guys, tapos na yung build natin. 2,616 ang price niya. And wow, nakakapag-Valorant na. Okay? Compare mo sa last build natin, which is yung 4-2 quad build. And it just shows na ang laki nung nagmura ng parts ng PC. Kawa nga, yun nga, wala namang online class. Nagbentahan na ng mga computer. Kaya bumaba na yung mga presyo. So, yun. Thank you guys for watching this video. Ayan o. Yung ginawa natin, bibenta ko na yan ng konti. Mas mahal, okay? Thank you for watching my video. Sabihin nyo kung gusto nyong more videos sa PC builds. And yun lang. Thank you. Bye-bye.